Good morning mga idol. So dito tayo sa ating pananim na siling panigang mga idol. So ito yung siling panigang natin ay nagkakaroon ng pangulot ng dahon. Ito yung mga idol. So hindi ko pa na masyado na prevento. Pero inisprehan ko na ng agrimic. So may kunting resulta naman siya at hindi, medyo tumigil yung ano niya, yung pangulot niya, pero hindi pa masyadong nape-prevent. So we are trying to planting the siling panigang mga idol. Kasi first time ko pa lang kung anong resulta, kung marunong ba ako mag-alaga nito, kung paano ba alagaan. O yun lang po ay mga idol, so mahigit mga 600 puno lang. Kaya pag mag-click sa sunod, tatanim tayo ng marami. To mga trail lines lang to mga idol. So ang edad nito na sili mga idol ay nasa malapit na 1 buwan at kalahati. Pero mayroon ng mga bunga mga idol. O, kasi simula pa lang. Yan o. Yan mga bunga niya. Yan. So, isa pa lang to na ano. Karoon ng abuno. Hindi ko pa inulit. Baka ay sa tingin ko yung pangulot ng dahon ay nagmula po sa abuno. Kasi pag masyadong bata pa yung pananim tulad ng sili ay pwedeng magkaroon ng pangulot dahil sa abuno. So kinalmahan ko yung abuno, kaya hinayaan ko muna siya. Pero yung kulay niya ay makikita naman natin ay masyadong verde yung kulay niya. So dito inoobserbahan ko kung paano alagaan ang siling panigang. Ibang ano kasi to, ibang variety. Ay ito ay variety sa ibang bansa na sinubukan ko. Kasi ang usong tinatanim dito ay madalas tinatanim ng mga farming kahit sa Central Luzon ay yung panigang na kulay medyo ano, yung grain na medyo malusaw na kulay na grain. Yun kasi yung kadalasan tinatanim ng mga tao. Pero ito ay talagang grain to. Yun, pinakita ko sa unang puno na pinakita ko sa inyo. Nakita naman natin na kulay grain talaga. Kaya, yun o, nagpanibago ng ano, siguro, I think, bacteria talaga to ang tumira sa sili natin. Kaya inisprayan ko ng Agrimex sa nakaraan na araw, medyo clear na yung ano niya, yung ugbos. Yan. Medyo clear na. So, uulitan ko to sa darating na Sabado. Yung mga idol, so mayroon mga malango. Tingnan natin, ipakita ko sa inyo may mga bunga na medyo malaki-laki. So sa pananim mga idol, diskarte lamang ang paraan upang mag ano at kailangan magtiyaga upang magkaroon tayo ng kita. So napakabata tong sili to, pero marami na siyang mga sanga. Yun mga idol, siguro palagay ko mga bunga nito mga idol ay talagang mahaba at malalaki. Doon tingnan natin mga idol. Ang ibang dahon naman ay okay naman, no? Hindi nagkaroon ng pangulot-kulot.
Pero ang iba o, so uulitan ko pa nga ipag-i-spray para mas gumanda yung ano niya, yung dahon niya, saka yung mga ano talaga, yung mga ubos niya. Ito mga idol ay ipapakita ko sa inyo, meron na kasi mga bunga dito. Saan ba 'yon? 'Yun mga lalaki ng iba mga idol. Ayun, may bunga dito mga idol. Ayun, papakita ko sa inyo. 'Yun mga idol oh. Ayun ang bunga niya. So, ito kasing sili na to ay hybrid. Hindi katulad ng ibang sili na hindi hybrid. Hybrid kasi to. Kaya makikita natin yung mga dahon, napaka laki talaga yung mga dahon ng mga idolo. Yan o. Tatlong daliri ko mga dahon, ang dahon. Yung lapad niya, tatlong daliri. Yan. Yan, para makikita nyo talaga. Yan o. So, masyadong malaki yung dahon niya. Masyadong mataba. Isa pa lang abuno. So, mag-a-apply ako ng abuno ulit. Siguro by next week. By next week ay ibang klase naman ang abuno ko nito. Subukan ko na mag-abuno ng Eden 46 sa ating sili para malaman natin na kung anong epekto sa Eden 46 dito sa ating lupa. Yun, may mga bunga yung mga idol. Yan. So, yan na po na po muna mga idol, yung ano natin. Pag-uusapan natin dito sa video na ito. At i-update ko kayo sa next video natin sa tungkol dito kung ano ang talagang mareresulta sa ating tungkol dito sa pangungulot ng dahon. Pag gumanda na to, i-update ko kayo. Para may makukuha kayong aral tungkol dito sa pag-aalaga ng sili. Yung mga idol at salamat sa inyong suporta. At kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-click na din ang notification bell para updated kayo sa bago nating i-upload na videos. So God bless at salamat sa panonood.